ng ating kaligtasan. Dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at na makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na poong mahal. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan, at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagtuni ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginaganap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalha ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Ngayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot
ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taas ang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao." At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman
kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw nito, atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagtatanghal sa krus ni Jesus. Dalawa ang mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng ating simbahan na naganap sa araw na ito. Una, ang pagkakatagpo o pagkakahanap sa bahagi ng krus ni Jesus ni Santa Helena. At pangalawa, ang dedikasyon ng simbahan na itinayo kung saan mismo ipinako si Jesus sa krus. Itong dalawang kaganapang ito, nangyari kaya tayo mayroong kapistahan ng pagtatanghal sa krus. Pero higit sa dalawang kaganapang ito ang ating ipinagdiriwang, dahil ang tunay na dahilan kaya tayo nagdiriwang ay dahil mayroon tayong Jesus na nagbata ng kanyang krus at nag-alay ng kanyang sariling buhay. Ito yung sinasabi ng ating ikalawang pagbasa. Ito yung pinakaugat at dahilan kaya tayo nagdiriwang. Hindi po tayo natutuwa dahil si Jesus ay nagpakasakit at namatay sa krus. Nagdiriwang tayo dahil sa pag-ibig na naibigay at patuloy na ibinibigay ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang krus. Kung sa ating ebanghelyo, ikinumpara ang krus ni Moises na itinaas niya sa ilang sa krus ni Jesus. Sa ating unang pagbasa, ikinuwento na noong panahon ni Moises, lahat ng mga Israelita na reklamador sa Diyos dahil sa kanilang paghihirap o nararanasang hirap sa ilang ay naligtas sa pamamagitan ng pagtingin sa krus na yari sa tanso na itinaas ni Moises. Parang ganito din yung sinasabi ni San Juan tungkol sa krus ni Jesus. Nang sino mang tumingin kay Jesus na may pananalig ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng ating ebanghelyo at mga pagbasa at ng ating kapistahan ngayon, na sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, hirap, pagsubok o sakit, tumingin kay Jesus nang may pananalig at tayo ay masasagip. Ito yung kailangan natin ngayon, yung matinding pagtingin at kapit sa Diyos. Dahil sigurado, marami ang aagaw sa ating paningin na magdudulot ng ating kapahamakan. Maaring para sa isang gipit, pera ang aagaw sa kanyang paningin. Kaya kahit anong mangyari, kahit anong paraan, minsan kumakapit sa patalim dahil pera ang tinitignan. Ganun din, yung mga maagang nangangampanya ngayon, sa halip na trabaho ang tignan,
ang tinitignan kapangyarihan, ang tinitignan kabuhayan, kaya ang aga nangangampa niya, ang layo pa ng eleksyon, nangangampa niya na. O kaya naman, para sa mga sawi, napapatingin sa mga maling pag-ibig. Ito yung mga umaagaw sa ating paningin. Kaya tayo napapahamak at nagkakasala. Lahat ito pwedeng umagaw ng ating atensyon para tayo'y magkasala. Kung hindi tayo tumitingin kay Jesus, kung hindi nakatuon ang ating paningin kay Jesus, madaling naaagaw ang ating mga paningin. Kung ibabaling lang natin ang tingin kay Jesus at sa kanyang krus, walang dahilan para tayo ay maagaw ng kasalanan. Wala nang dapat patunayan si Jesus sa atin tungkol sa pagmamahal dahil kanyang sariling buhay na ibigay. Ito yung asahan natin na merong Diyos na mapagmahal at ibibigay ang lahat kahit kanyang buhay. Sa pagtatanghal at pagtingin natin sa krus ni Jesus, mapaalala nawa sa atin nito ang pag-ibig na inialay ni Jesus para tayo ay maligtas mula sa kasalanan at kapahamakan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagmahal ng labis sa mundo, kaya't ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus para sa atin. Ating sambitin sa bawat panalangin, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan sa lupa, naway magpatuloy sa paglaban patungo sa tagumpay, sa ilalim ng bandila ng krus, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga mamamayan ng ibang bansa at kultura, naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan, sa pamamagitan ni Hesukristong itinaas ng Diyos, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos, naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makita sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nahimlay kay Kristo, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ama naming mapagmahal, nasa krus ang aming pag-asa sa buhay na ito at sa kabila. Ipagkalob mo ang aming mga kahilingan habang nagpupuri kami sa iyo dahil sa iyong mga awa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po,
ang alak at inapay, dala sa altar mo, ano'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na nasa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong ipinasyang sa kahoy na krus. Ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig, ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparirinig mong anak na siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
sa pagmamahal ng Diyos. Sino ang makahihigit? Mayroon ka bang napabatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusat, dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa Diyos kay buti mo sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, minatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nabago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila
ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ininarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.